as of 3 in the morning ay lumapit pa ang low pressure area dito sa may parting Davao region. 245 kilometers east southeast of Davao City, pero mababa pa rin po ang tsansa na maging isang tropical depression sa susunod na dalawang araw. Ngayong araw, unti-unti pang lalapit ito sa kalupaan at bukas, maaring malapit na ito sa Mesok Sargen at malusaw na lamang. However, ngayong araw, yung low pressure area magpapaulan pa rin po sa malaking bahagi na ng Visayas, Mindanao at parte pa ng Southern Luzon. Samantala, yung Amihan or Northeast Monsoon, madalas pa rin po ito magdadala ng mga mahihinang pag-ulan dito sa malaking bahagi po ng Luzon at magdadala rin ng malamig na panahon lalo na ngayong madaling araw. Sa mga susunod naman na araw, yung shear line o yung linya kung saan nagtatagpo ang Northeast Monsoon at ang mainit na hangin galing po dun sa low pressure area ay magdadala rin ng mga pag-ulan over the weekend over Southern Luzon and Visayas. Ngayong araw po, asahan ng matataas sa tsansa ng malalakas na ulan dito sa mga probinsya po ng Masbate, Sorsogon, and Albay. So asahan po natin moderate to heavy rains na posibleng magdulot ng mga pagbaha or landslides. Then pagsapit po ng tanghali, magkakaroon na rin mga pag-ulan dito po sa lalawigan ng Romblon. Sa natitirang bahagi po ng Bicol Region, gayon din sa Marinduque, Oriental Mindoro, Quezon Province, Laguna, Aurora, paakyat ng Cagayan Valley and Cordillera Region, lalo na dun sa may eastern section, asahan po natin ang makulimlim na panahon na sasamahan ng light to moderate rains dahil sa pagbugso pa rin ng Northeast Monsoon or Amihan. For the rest of Luzon, itong mga facing the West Philippine Sea kung saan kabilang ang Metro Manila, asahan po ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na sasamahan lamang po ng mahinang ulan na hindi naman po tuloy-tuloy epekto rin ng Amihan. For Metro Manila, mababa po ang tsansa ng mga pag-ulan ngayong araw at asahan po ang malamig na panahon na hanggang 21 degrees Celsius pagsapit ng madaling araw. Possible din yung mga record-breaking po ng mga lowest temperatures ngayong madaling araw, particularly sa may Ilocos Norte, posibleng hanggang 17 degrees Celsius. Sa may extreme northern Luzon, possible pa rin po yung 13 degrees Celsius at bagay dito rin po sa may Baguio City at hindi rin mainit sa may Tuguegarao, 18 to 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po, for the entire Visayas, asahan po ang maulap na kalangitan at aasahan din yung mga pag-uulan. Moderate to heavy na mga pag-uulan po ang possible ngayong araw dito sa may eastern Visayas at malaking bahagi po ng central Visayas, Bohol, and Cebu. Dito rin po sa may Negros Occidental, pagsapit ng tanghali, possible din yung mga moderate to heavy na mga pag-uulan at pinag-iingat din natin ang ating mga kababayan sa posibleng mga pagbaha or landslides. Habang sa natitirang bahagi ng Western Visayas, light to moderate rains in general, may times lamang po na lumalakas pagsapit ng hapon hanggang gabi. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, mataas ang tsansa ng mga moderate to heavy rains sa Maycaraga region at mga kalapit na lugar such as Camiguin and Misamis Oriental. Pinag-iingat din po natin sila sa mga pagbaha or landslides. For the rest of Mindanao, halos buong araw magiging maulap at sasamahan din ng mga light to moderate with at times heavy rains lalo na po sa tanghali hanggang sa gabi, particularly dito sa may northern portion of Zamboanga Peninsula at dito rin sa bahagi po ng Davao Region. Malaking bahagi po ng Visayas and Mindanao, hindi rin kainitan at for Metro Cebu, 26 to 28 degrees Celsius lamang, habang sa Davao, 24 to 29 degrees Celsius. At paalala sa ating mga kababayan po, pag nagtaas na tayo ng orange or red rainfall warning, ay automatically po suspended ang mga klase from preschool all the way hanggang sa grade 12 po. Or kapag malalakas yung mga pag-ulan at meron lamang tayong mga rainfall advisories, depende na po sa inyong LGU kung magkakaroon ng mga class suspensions. Ngayong araw po, maraming lugar ang merong gale warning or matataas na mga pag-alon dahil sa lakas ng Amihan. Meron po tayo hanggang 5.5 meters or halos dalawang palapag ng gusaling pag-alon for the entire northern and eastern seaboards of Luzon, particularly itong Batanes, Cagayan, Isabela, pababa ng Aurora, Quezon, Camarines Provinces, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, hanggang dito sa may Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, and Southern Leyte. Meron din po tayong mga pag-aalon na halos na hanggang 5.5 meters po dito sa may Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Provinces, ganyan din po ang Cebu, Bohol, Siquijor, at maging dito rin po sa may northern and eastern seaboards of Mindanao, Misamis Occidental, Misamis Oriental, northern coast of Lanao del Norte, ganyan din ang Camiguin, Agusan del Norte, Dinagat Islands, and Surigao Provinces.
Meron din po tayong gale warning dito sa may western and southern seaboards of Luzon hanggang 4.5 meters or nasa isa't kalahating palapag ng gusali dito po sa Ilocos Norte, pababa ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan. Dito rin po sa may Cavite and Batangas, meron na tayong gale warning. Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan, kabilang na po ang Kalayaan Islands. Hanggang 4.5 meters po yan. So kapag meron tayong gale warning, possible po yung mga sea travel suspensions, lalo na sa mga small sea vessels. Yung mga mangingisda naman po, hindi na natin sila pinapayuhan na pumalaot pa dahil sa matataas na mga pag-alon. At possible din po yung mga sea travel suspensions even doon sa mga medium o yung malalaking sasakyang pangdagat. Depende po sa inyong coast guard. At sa mga susunod po na araw, aasahan pa rin natin yung gale warning. Posibleng humina yung mga pag-alon po dito sa may western seaboards of Luzon and Visayas. Pero pagsapit ng weekend, lalakas muli ang amihan or northeast monsoon na siya magdadala ng matataas sa mga pag-alon muli dito sa may northern and eastern seaboards ng Luzon and Visayas. Sa susunod na tatlong araw, asahan pa rin natin yung tatlong weather systems. Itong northeast monsoon or amihan na siyang lalakas pa rin at possible na magkaroon muli ng panibagong surge over the weekend. Yung shear line, magpapaulan na rin po dito sa malaking bahagi po ng northern Visayas and southern Luzon bukas. Then malaking bahagi po ng Bicol Region and Visayas over the weekend. May mga localized thunderstorms in other areas of Mindanao. And possible pong malusaw nga yung low pressure area by tomorrow. Asahan po sa Metro Manila bukas, meron tayong matataas na tsansa na may hinang ulan lamang pagsapit po ng tanghali hanggang sa hapon. But for the rest of the weekend, asahan po natin bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. At generally hindi rin kainitan from 22 to 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po at mamamasyal sa Baguio City, very ideal pa rin po ang pamamasyal dahil asahan yung bahagyang maulap hanggang minsan maulap na kalangitan. Epekto po yan ng northeast monsoon or amihan, so sasamahan din ito ng malalamig na temperatura nasa 14 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa malaking bahagi ng Bicol Region, asahan po bukas ang maulap na kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Pinakamalalakas ang mga pag-ulan sa may eastern side ng Bicol Region kung saan kabilang na ang Legazpi City. Pagsapit bukas at sa Saturday and sa Sunday, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon na sasama ng light to moderate rains po. Epekto naman yan ng northeast monsoon or amihan at hindi na rin kainitan. Hindi higit sa 30 degrees Celsius ang temperatura. Sa ating mga kaigsoonan din ha, sa Metro Cebu, by tomorrow, asahan pa rin po ang medyo maulap na kalangitan bagamat hindi nakatulad ngayong araw na mayroong mga malalakas na mga pag-ulan. So in general, meron tayong mga isolated rain showers or thunderstorms umaga pa lamang at meron din po sa hapon. Pagsapit ng weekend, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan at sasamahan ng mga pulupulong mga pag-ulan. So mas maunti ang mga pag-ulan natin pagsapit ng Sabado. May mga localized thunderstorms pa tayo pagsapit po ng tanghali. At mas madalas na yung mga pag-ulan pagsapit po ng Linggo ng gabi. At panguli sa atong mga kaigsoonan din ha sa Metro Davao. So generally, fair weather conditions na po tayo sa susunod na tatlong araw dahil sa pag-akyat po ng shear line. So sa may southern portion of Mindanao, magpapakita na si Haring Araw bukas at possible na lamang yung mga isolated thunderstorms. Pagsapit ng Sabado at Linggo, mas mababa ang tsansa ng ulan at iira lang maaraw at magandang panahon. Si Haring Araw po ay sisikat 6:25 ng umaga. At lulubog ito 5:52 ng